Pinili po nila na hindi rin mang-iwan. Pinili po nila na hindi rin mang-iwan. Mismong si Lian Paz ay tila nagulat sa desisyon ng asawang si Paolo Contis na tapusin na ang kanilang pagsasama. Kinumpirma ng talent manager na si Lolit Solis na hiwalay na sina LJ Reyes at Paolo Contis. Binasag na ni Paolo Contis ang kanyang katahimikan kaugnay sa hiwalay nila ni LJ Reyes. Dahil, salamat mga kuya, dahil may mga pamilya sila na nangangailangan. Sila po nagpapakain sa mga pamilya nila. Sila po nagpapakain sa mga pamilya nila. Diretsahan siyang tinanong kung dinadalaw ba niya ang kanyang mga anak at kung nakakapagbigay sustento sa mga ito. Si Paolo ay may dalawang anak sa dating EB babe na si Lian Paz na sina Sonia at Celine at sa aktresa si LJ Reyes na si Summer. Hindi. I don't give. Sa interview kay Paolo Contis nitong Sabado ng hapon, June 10, 2023, ay inamin niya na sobrang pagod na pagod sila sa isang linggo pa lang na pag-host nila sa Itbulaga. Halos na paos ang boses niya at hirap na magsalita, dagdag pang matinding pressure ng mga bashing. Ayon kay Paolo, kaya raw siya nagsalita bago matapos ang programa ay dahil daw sa dami ng naririnig niyang kwento mula sa mga staff na nakakaranas din ng bashing mula sa mga netizens. Sabi pa ni Paolo na yung director daw nila na si Direk June ay nag-absent pa daw ng isang araw dahil na high blood daw ito dahil sa mga bashing. Tapos yung ibang staff daw nila ipinupuntahan pa sa bahay at inaaway sila at sinasabing pangit ng show nyo. Maging yung mga kapitbahay nila pag alis nila sasabihan daw na ikaw ba yung sa Itbulaga, ang pangit, itigil nyo na yan, ginaganon daw sila. Kaya raw nagkaroon siya ng lakas na loob at sinuggest na siya na raw ang magsasalita tungkol dyan. Hindi na raw niya iniisip kahit na batikusin siya ng bonggang bongga, gusto lang daw niya ipagtanggol ang mga staff. Sinuggest pa niya na dapat daw protektahan ng mga staff, kaya nga sa pagkakataong yun siya na raw talagang nagsalita on behalf of the staff. Ang concern lang naman daw niya yung iba na high blood na daw kasi dahil daw sa pambabash. Kumbaga masakit daw sa kanya na malaman na nababash ang mga staff, dapat daw sa kanya na lang ibaling yung galit ng mga netizens. Okay lang naman daw sa kanya na kahit siyang tirahin ng mga tao. Dagdag pa niya kaya nga raw kahit nahihirapan daw siya at napapagod dahil sa matinding pressure sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila ng tape, nag-i-enjoy naman daw siya sa ginagawa niya. Sa naging mensahe ni Paolo Contis, bago matapos ang programa noong Sabado, June 10, 2023, ay sinimulan niya sa pag-congratulate sa kanyang mga kasamaan dahil nakaisang linggo na raw sila. And guys, congratulations to us! Nakaisang linggo tayo! Ayon kay Paolo, inspirasyon daw nila ang lahat ng kanilang mga manunood. Maging yung mga taong nang aalipusta daw sa kanila, lahat daw ng mga nambabash, at ultimo yung mga nagmumura daw sa kanila, inspirasyon sa kanila to do better. Binabasa daw nilang lahat ang mga komento sa kanila sa social media. Kahit daw yung mga magandang comment sa kanila, nababasa raw nila, kaya maraming salamat daw sa lahat. Bukod doon, isa pa raw sa kanilang inspirasyon ay yung mga dabarkads daw nila sa studio. Ito yung mga nasa likod daw ng kamera, yung mga staff, writers, crew, direktor, lahat daw ng mga yan ay inspirasyon daw sa kanila. Mula umaga daw kasi hanggang gabi ay nagtatrabaho ang mga ito para pagdating daw nila sa studio ay alam na raw nilang gagawin nila para mapasaya ang mga manonood. Habang pinapakita ng camera ang production staff, inagip ng camera si Buboy Villar na naiiyak pero nakangiti naman na hindi natin alam kung kaya ba siya naiiyak dahil sa tagus-pusong mensahe na binitawan ni Paolo o dahil nalaman na ng mga netizens na magkakilala pala sila ni Lely na trabador niya sa Parisan. Ayan, ano pong pangalan po ninyo? Lely po. So, ito si Lely ang Tindero ni Buboy. Ayon pa kay Paolo, na gaya ng programang Itbulaga, itong mga staff at crew daw nila ay mas pinili raw na hindi mang iwan dahil daw may mga pamilya sila na nangangailangan. Ito'y dahil sa may pinapakain ng mga ito na pamilya.
Kaya isa raw yun sa dahilan kaya hindi sila nang iwan. Na alam naman natin kung sino ang pinaparinggan sa mensaheng ito. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapanghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. Thank you. We love you. Love you. Bye-bye. Dagdag pa ni Paulo na ang Itbulaga ay hindi lang daw sila yan. Hindi lang daw ito patungkol sa mga artista. Kumbaga kasama rin daw ang lahat ng mga nasa likod ng kamera para may taguyod ang programa sa mga tao. Na syempre alam naman natin na medyo pamilyar ang ganitong script. Biglang sigaw ni Paulo na masakit daw sa kanya pag binabash daw ng tao ang mga staff. Dagdag pa niya, siya na lang daw ang ibash, okay lang daw sa kanya. Basta wag na lang daw idamay ang mga crew. Well, panoorin uli natin ang buong mensahe ni Paulo Contis na base dun sa binabasa niya sa prompter. Lahat ng takot, lahat ng effort na araw-araw makasama namin kayo. Lahat ng pang-aalibusta. Lahat ng pangbabas, lahat ng pagmumura sa amin ng mga tao, lahat po yan, inspirasyon namin yan to do better. Yes. Kinabasa po namin lahat yan. 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 Yes. Opo. Pero siyempre yung mga magagandang comments, nababasa rin po namin yan. Kaya maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Ngayon, bukod sa kayo inspirasyon namin mga Dabar Cats, isa pa sa mga inspirasyon namin ay yung mga Dabar Cats namin dito sa studio. Yes. Yan po yung mga nasa likod ng camera. Opo. Yes. Yung mga staff. Yes. Yes. Writers, yung crew. Yes! Si Direk. Yung mga boss namin. Lahat po yan, inspirasyon namin yan. Umaga hanggang gabi, nagtatrabaho po sila. Ayan o! Salamat po! Mabuhay po kayo! Ayan sila. Ayan o! Love you! Umaga! Ayan sila lahat o! Totoo! Umaga! Umaga hanggang gabi, nagtatrabaho yan para pagdating namin dito sa studio, masaya kayo at alam na namin yung gagawin namin. Sila ang dahilan kaya alam namin yung ginagawa namin. Ngayon, you know, gaya po ng programang Itbulaga, gaya po ng programang Itbulaga, itong mga staff and crew po namin, pinili po nila na hindi rin mang-iwan. Pinili po nila na hindi rin mang-iwan. Pinili po nila na hindi rin mang-iwan. Mismong Sulian Paz ay tila nagulat sa desisyon ng asawang si Paulo Contis na tapusin na ang kanilang pagsasama makalipas ang 3 taong nagbunga ng 2 supling. Kinumpirma ng talent manager na si Lolit Solis na hiwalay na sina LJ Reyes at Paulo Contis. Binasag na ni Paulo Contis ang kanyang katahimikan kaugnay sa hiwalayan nila ni LJ Reyes. Dahil, salamat mga kuya, dahil may mga pamilya sila na nangangailangan.
Sila po nagpapakain sa mga pamilya nila. Yes. 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 Inamin naman ni Paolo na may financial problem siya ngayon, pero sa kabila nito ay di raw totoong di niya sinusustentohan ang mga anak nila ni Lian. Diretsahan siyang tinanong kung dinadalaw ba niya ang kanyang mga anak at kung nakakapagbigay sustento sa mga ito. Si Paolo ay may dalawang anak sa dating EB Babe na si Lian Paz na sina Sonia at Celine at sa aktres na si LJ Reyes na si Summer. Hindi. I don't give. Paolo Contis, tanga ka ba talaga? Sinabi kong iwan pamilya. Pero hindi ko sinabing iwan sustento. Hindi ka na nakontento. Hindi ka nag-iwan ng sustento. Ang hirap sa'yo eh. Puro ka comedy. Pati buhay mo, ginawa mong comedy. Dahil sa ginawa mo, Paolo Contis, nababadrip pa ako sa'yo. Yan po ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila tayo iniwan. Akit bulaga po, hindi lang po kami yan. Hindi lang po mga artista yan. Kasama po lahat ng nasa likod ng kamera para maitaguyod po namin yung programa para sa inyo. Ngayon, pag nagkaiwanan, ang pinaka-apektado po sila. Kasi kami mga artista, may iba kaming show. May iba kaming pwedeng pagkakitaan. Ito po ang kabuhayan nila. Masakit sa akin pag binabash nyo sila. Mismo! Yes! Ako, sanay ako dyan. Breakfast, lunch, dinner. Ako ay bash nyo. Okay lang sa akin. Kasi po, we will do our best para maging masaya po kayo. Yes. Pero sana lang po, huwag nyo na pong idamay yung staff at yung crew. They don't deserve it. Yes. Oh! Kaya naiiyak na si Omri. Hindi ko na, maybe I do, but they don't. Yes. Yes. So kami na lang. Sanay kami dyan.